Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pangunawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Itunuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan at katapatan. Mabibigyan ito ng talino ang mga walang karanasan at ang mga kabataan matuturoang magpasya ng tama. Sa pamamagitan nito, lalong tatalino ang matalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman. Sa gayon, lubos silang mauunawaan ang mga kawikaan, gayon din ang palaisipan ng mga marurunong. Babala laban sa pangangalo niya. Aking anak, utos nga ng ama mo ay sundin. Huwag mong tatalikuran turo ng inang giliw. Sa puso mo ay iukit at itanim mo sa isip, pagkat ang aral na ito sa iyo ay patnubay. Sa pagtulog mo ay bantay, sa paggawa ay alalay, pagkat ang utos ay ilaw, ang turo ay tanglaw, at daan ng buhay itong mga saway. Ilalayo ka nito sa babaeng masama, sa mapangakit niyang salita ngunit puno ng daya. Huwag mong nanasain ang ganda niyang taglay, ni huwag paaakit sa tingin niyang mapungay. Babaeng masamay maaangkin sa halaga ng tinapay, ngunit bungay kasamaan sa buo mong pamumuhay. Kung ang tao ba'y magkandong ng apoy, kasuotan kaya niya'y di masusunog niyon? Kung ang tao ay tumapak sa uling na nagbabaga, hindi kaya malalapnos itong kanyang mga paa? Ganoon din ang taong sisiping sa asawa ng kapwa, tiyak siyang magdurusa pagkat ito ay masama. Ang sinumang magnakaw ay tiyak na nagkasala, kahit iyon ay pamawi sa gutom na taglay niya. Ang bayad ay makapito kung siya ay mahuli. Ang lahat niyang pag-aari ay kulang pang panghalili. Ngunit ang nangangalon niya ay isang taong mangmang. Sinisira ang sarili, buhay niya at pangalan. Ang tangi niyang mapapala ay pahirap sa sarili. Ang kanyang kahihiyan, hindi niya mababawi. Sapagkat ang panibugho sa tao ay nag-uudyok, ang puri nga ay ibangon kahit buhay ay malagot. Wala kang itutumbas para kamtin ang patawad, kahit gaano pa kalaki ang sa kanya ay ibayad. Aking anak, salita ko sana ay ingatan, itanim sa isip at huwag kalimutan. Ang utos ko ay sundin mo upang mabuhay ng matagal. Turo ko'y pahalagahan tulad ng iyong mga mata. Ito'y itali mo sa iyong mga kamay at sikapin mong matanim sa iyong isipan. Ang karunungan ay ituring mo na babaeng kapatid at ang pangunawa na may kaibigang matalik, pagkat ito sa iyo'y maglalayo sa babaeng mapangalunya nang di ka mabighani ng matamis niyang pananalita.